Jonas, brief o boxer? What up, yo? Papunta tayo ngayon sa Figure Fit Manila kasi nandun si Mr. Carlo Ople at the Good Time Crew. Magshoot tayo para sa channel ng Figure Fit Manila. Also, tatanungin ko sila kung ano bang mas prefer nila. Hype na uncomfortable sneaker or non-hype comfy sneaker. So, ayun, what are you waiting for? Let's go! Okay, hi, I'm Rab here. For me, kasi it depends on your outfit. Kasi on me, for me, since I am ATA, it depends on my pants and my shirt. Pero, in general, I would prefer comfortability. Kung pwede nga lang, naka-relax fit lang ako, naka-sando lang, naka-shorts. Pero hindi eh. Kasi diba, I have to be in the culture. Kaya it would base talaga sa outfit ko. Pero this one, the one that I'm wearing, it's a newly cup, latest pickup. It's a LX Kwan OG. This one's non-hype, pero comfortable. Para sa akin, comfortable shoes, pero di naman ako maglalay na nagbabase rin ako sa kung hype yung sapatos eh. So, wini-weigh in ko parehas kung comfortable siya and kung hype siya. Let's say, kunyari, comfortable siya. Comfortable lang siya, hindi siya hype. Ngayon, titingnan ko kung maganda yung design para sa akin. So, kung maganda yung design, di good. Good yan. Good siya sa akin. Pero kung comfortable siya pero hindi siya maganda, most probably hindi ko siya bibili. So, kasi nga, di ba, parang tayo mga Pinoy, technically, at some point, medyo hype beast. Correct. Kumbaga, hindi tayo pwede magkaila na marami ngayon, talagang hype beast. Kumbaga, marami silang influence na nakikita. Mas pipiliin ko yung non-hype, pero comfortable. For example, yung mga Pure Boost, Ultra Boost, ganun. Compared, let's say, yung Vans kasi sa akin, sobrang sakit sa paa. For me. Katulad ng FOG. Ayun, sigurado, lapnos ang aabutin sa akin. Ayun. Yun sa akin. Doon ako sa comfortable regardless kung hype o hindi. Kasi ang mas mahalaga sa akin yung sobrang wearable ng pair. Kuyo, hype nga tapos hindi mo naman magamit ng gusto, 'di ba? So you'll end up wearing the pair once or twice and then bebenta mo rin. So mas maganda yung comfortable. Ngayon kung hype siya, okay na din siya. Depende kasi tol eh. Kasi kung gagamitin ko talaga siya, I'll go with the comfortable. Tapos kahit ugly yan, okay lang. Tapos kung siguro sa mga event, kung kasama ko sina Lester, sina Sigma, ganyan, kahit hindi comfortable, gagamit ako ng hype na sneaker. Yun. So technically, it depends on the event. Depends. Depende sa gawa, depende sa everyday na ginagawa mo, ganun lang. Personally, ako, andun na ako sa point na pag gusto ko, regardless kung comfortable o hindi. Pero mas ngayon, mas naglilin ako towards hindi comfortable. Kasi, alam yun, parang pagsanay ka na nagsasapatos, parang pareho na lang siya. And yung mga comfy sneakers ngayon, parang feeling ko hindi siya as stable as yung mga hindi naka, for example, Boost. Diba? Hindi siya as stable kasi. So, may mga parang sobrang lambot na. So, masakit pa ako sa sobrang lambot. So, andun ako sa point na kahit hindi siya comfy, okay lang. So, parang isa, more on hype po kayo ngayon. Hype. Hindi naman din. Oo. Hindi rin naman ako more on hype. Basta whatever kung anong meron dyan. Kasi ang typical Filipino na diba, like, kids. Hype eh. Hype ang bibilhin. Diba? Andun ako sa point na, regardless, basta trip ko, bibiling ko. Yon. Can you please tell us, Sir Carlo, ano po yung prefer nyo? Yung ugly comfortable sneaker or yung hype sneaker pero masakit sa paa? Yung ugly comfortable sneaker. Yung problema kasi sa hype na masakit sa paa, nagdudusa ka naman habang suot mo. Parang ang napaka-pointless nun. May maganda sinabi si one of the first people na nagpopularize ng streetwear sa buong mundo is actually a lady, si Whoopi Goldberg. Ewan ko kung kilala niyo siya. So she started being into streetwear, oversized, sobrang comfortable clothes. As in literally several decades ago, nung uso pa yung Sister Act. Ngayon, si Whoopi Goldberg, sinabi niya, the main premise dapat talaga nung ganung klaseng suot is comfort.
So ako eh, sobra akong bilib doon. So I would rather wear comfortable sneakers that are plain looking versus yung mga sobrang hype pero sobrang uncomfortable naman na sneakers. Di talaga pumapasa sa akin yung mga ganun. Bibenta ko na lang. In regards to that, let's talk about your outfit and how much does it cost you? Yeah, sure. First of all, I'm wearing a one-of-one above the ankle embroidery shirt. This one's priceless kasi it's one-of-one eh. Pero no. It's just cheap lang. Yan. And then I'm wearing the pants. This one's it's also a sample. This one's a DJ Camo crop pants. And I'm wearing, this one's also local eh. This one's artwork lang. Artwork na bucket hat. And this one yung bag. Sample din, puro sample lang kasi wala na ako ng mismong stock eh. This one's it's a camo na 1.5. You could use it as a sling, you could use it as a chest bag. So it's very functional. So yeah, and lastly, syempre the kicks that I have is the Lexcon. It's magkano yung SRP lang, bro? SRP. Yeah, oh, so senang 7. Oh, affordable lang talaga pag ako nagsuot kasi ano eh, kulang pa ako sa cash eh. Mukha lang mahal, no? Oo, mukha lang. Vape Ultra Boost retail 13. And then pants, nalimutan ko na ano kasi to eh. Retail din. Itong shirt of white secret. Tapos itong Supreme kano ba? 7 lang yata. 7. Yeah. So, fit, simple weekend fit lang. Adidas shirt, Adidas crop pants, and Yeezy Boost 350. My favorite na colorway. Anong tawag dito? Semi-frozen yan. Semi-frozen. Yes. The cost. Okay. Ito, Wave Runner suot ko ngayon. They go for about 25,000 dead stop. Tapos yung pants, gawa ni, ni... Oh, wala may gawa nito eh. Nabili ko lang sa kung saan lang. Nabili ko lang kung saan lang. Siguro mga bili ko dito mga 700, 800. Tapos ako lang 'yung nagbutas-butas niyan eh. Tapos 'yung champion shirt galing to kay Jan Solomon, binili ko sa kanya dati. Binili ko sa kanya dito mga 5,000. Mga 2,000. 2,000. Tapos Supreme bag siguro Supreme sling siguro mga 12. Ko simulan natin sa shoes. This was given by Lester. I think he bought it around 19 yata. 19. Tapos yung socks sa Uniqlo. Nakita ko, nalaman ko lang na may ganito si Uniqlo dahil kay Marviki. Uniqlo naman. Tapos yung kwan pants naman si Rob worth 27. Tapos shirt galing kay Sik. Sik. Bigay niya. Bigay. Namimigay yun ng t-shirt. Namimigay. Shoutouts to Sig. Yun. Ito, Zara top shirt. Parang nasa 1,000 yata. 1K. O, tapos yung pants is naka-sale siya. Pero I think ang SRP niya is around 3,500. Tapos yung React na blue tint para Royal Tints is around 15,000. Hindi sa may bag kasi na-shoot mo na to dati. Now, can you please tell us about your outfit? Well, I'm not actually a hype guy when it comes to clothes. So, I just wear WWE shirts. May liga ako sa wrestling. Jeans. Tapos, usually, nice sneakers. So, today, suot ko yung from my Boost Closet. At talaga plinag, no? Yung Jordan 1 Defiant Couture. So, ang dami nagsasabing pangit siya. Pero I disagree. Yung mga nagsasabing pangit siya, hindi naiintindihan ang quality of leather. Maraming nagsasabi, mas maganda daw yung leather ng mga Jordan 1 Shadow Royal versus the Defiant Couture. Mm-hmm. Hindi nila alam pinagsasabi nila. Ang tumbled leather, pangit yun. Mm-hmm. It's not good leather. It's one of the cheapest leathers that you can buy. Yung mga leather na nagkikrease, yun yung actually magagandang leather. Kasi mas matigas siya, tsaka mas maganda yung cut mula sa baka o kusan man nila kinuha yung leather. Yung leather ng Jordan 1 Couture is actually very nice. Comparable to a lot of dress shoes, yung mga leather shoes na nakikita mo. So for people who know like dress shoes and what they want, it's actually a good pair of sneakers. Can you please mention the bag? The bag. Talaga mention the bag. So ito yung paborito kong bag right now. Ito yung Louis Vuitton Christopher backpack. It's one of the first bags of Virgil Abloh with Louis Vuitton. So yun, ang ganda siya tingnan. Tapos naglagay lang ako ng mga bag charms. So meron dito regalo na misis ko from coach, tapos ito off-white na tag. Kasi si Virgil naman yung gumawa, so maganda tingnan. Hi, this is Lester from Feed Your Feet Manila. Ako naman yung mag-i-interview ngayon kay Jonas. Jonas, okay, so ano to? Naka-roll to, no? Okay. Jonas, brief o boxer?
Boxer. Boxer? So gusto mo yung gumaganang ganun? Mas comfortable eh. Mas comfortable. So medyo gusto mo yung maalog, no? Medyo fit. Okay. Oh, sige. Okay. So ano yung ano mo? Anong mas gusto mo? Yung komportabling sapatos pero hindi hype o hype pero hindi komportabling sapatos? Oh, I'll be honest. Depende. Kung yung sapatos na gusto ko is hype, kukunin ko siya. Kung hindi siya hype, kukunin ko pa rin. Kasi ano, okay, parang buy what you want talaga. So yun. Okay, next question. Ano yung ano, favorite na ano mo, na sapatos mo? Sa ngayon, yung pinaka-favorite ko na nasa collection ko is yung Presto, Presto na acronym. Yung yellow. Yellow, basta yung yellow. Dynamic yellow. Dynamic yellow. Na Presto. Na Presto. Okay. Okay, kunyari may Instagram shot. Ano yung pinaka-favorite na Instagram post mo? hindi ako nag-Instagram post eh. Hindi, yung mga ganun-ganun, mga wala. Boss Kiwi. Best, pakita mo na lang yung best Instagram post. Wala. Yun. Yung nakagano, isa lang. Wala. Okay. Thank you, ah. Thank you for being such a good sport, Jonas. Maraming salamat sa pagsagot sa mga tanong ko. Okay, boxer daw, boxer. Thank you.